Magandang hapon mga ka-PHA. So ito na naman tayo. May ituturo na naman tayo. Siguradong kapupulutan nyo na naman ang panibagong estilo o pagpe-pairing sa mga hamster. And dito lang yun, oh, kay Philippines Hamsters Addict. Diba? Dito lang yan. So ngayon, ito. Sa video natin ito, papakita natin yung kung paano ginagawa yung pagpe-pairing ng one male to female sa winter white. Kasi, di ba, napakadaling gawin ito pag sa CDH. Sa winter white, medyo nahihirapan sila. Lalong-lalo na sa pudding line. Kasi daw, nag-aaway ito. Nagpapatayan, nagkakagatan. So, ito. Sa video natin na to, ipapakita ni PHA sa inyo na kahit na yung pagpaparisin nyo is may anak na, hindi pa rin mag-aaway. Ngayon, ito yan ha. Papakita natin sa video natin na to. Ngayon, ito. Meron tayong isang paris dito. Na kung makikita nyo, meron silang anak. Pudding line yan. Isang GBE, Golden Black Eye, at isang GRE na female. Kaya makita nyo, tatlo yung anak nila. Yun, nakiwalay pa yung isa, natutulog. Ayan, may anak siya. Ganito yan. Kukunin natin yung male, ipaparis natin dito sa dalawang female na winter white pudding line din. Okay, ayan, makikita nyo. Isang GB at isang violet natin na violet carrier natin na pudding line. Yan, bali magkapatid kasi yan eh. Ngayon, yung ibang gagawa nito, pag kung titingnan nyo, kapag itong dalawang female na to, pinaris nyo dun sa male na pudding natin, mag-aaway yan, magpapatayan. Kasi nga, itong male natin may anak na. So, ganito yan, para hindi sila mag-aaway. Papakita ko sa inyo, una, kukunin nyo yung male natin, eh na male yan, makita nyo, male. Okay na, male, pudding. Lagay nyo dyan sa sunbat. At ang sunbat na gamit natin ay harina. Okay, ayan, makikita nyo, harina yan ha. So ngayon, ilalagay naman natin ngayon yung isang female. Oh, ito pa isang female. Makikita nyo. Yung male natin, may anak yan. Ha? Galing dito sa may anak. Nakikita nyo, hindi mag-aaway yan. Ganyan po ang tamang pag-pairing ng winter white, lalong-lalo sa pudding kasi maraming nahihirapan mag-pairing sa ating mga pudding line. Ginagawa ito ni PHA kapag kinulang sa male kasi minsan marami ang male, marami ang female, ganyan. Ganito ang ginagawa ni PHA para mapag-breed niya ang mga hamster niya. Okay? Iba kasi hindi alam yung ganyan technique kasi nga, hindi naman sila totally pioneer o matatagal na sa pag-aalaga ng hamster. Okay? Ayan, mapapansin nyo. Ayan, natutulog na yung ating male. Once na ang male natin natulog at yung mga female natulog, ibig sabihin niya, compatible na sila sa isa't isa. Okay? Hindi na mag-aaway yan once na makikita yung parang natutulog na sila. Okay, aantayin nyo lang. Hayaan nyo lang sila nyo kahit umabot pa ng dalawang araw yan. Yung makapapansin nyo, umiiyak yung female, di ba? Sa umpisa, ganyan talaga, umiiyak. Pero hindi kaagatin ng ating male yan. Okay, basta lagi nyo lang tatandaan na mas dapat, mas ahead ang age ng male. Kasi kapag mas ahead ang age ng female, kawawa lang yung ilalagay yung male. Kakatay lang talaga nila to. Okay? Yan yung mga hindi nalalaman ng mga ano eh, ibang breeder, yung mga nagpapanggap. Katulad nung isa sa mga ano natin, isa sa mga bashers natin na si Ilong. Kung mapapansin nyo, legit breeder daw siya, di ba? So ngayon, paano yung nasabing legit breeder yun eh, samantalang kung ako tatanungin nyo, unethical breeder siya, unethical keeper. Bakit? Ikaw ba naman, kapag alam mo na yung sanhi ng pagkamatay ng mga hamster mo,
hindi mo pagawa ng paraan para hindi ito mamatay. Katulad na lang nung sa hamster niya, nakikita nyo yung hamster niya, yung bubong, walang kisame, napakainit, di ba? Kung mapapansin nyo nga sa mga vlog niya, makikita nyo siya nakahubad pa, halos pawis na pawis. Ibig sabihin, siya mismong tao na mas malakas ang resistensya sa init, pinagpapawisan, naiinitan. What more, yung mga hamster na alaga niya. Huwag niyo sabihin hindi naiinitan dun yun. Diba? Diba? Dun na lang eh. Oh. Dapat kung talagang breeder ka, kung may paki ka sa buhay ng ano mo, ng hamster mo, dapat unahin mo yun sa malaki kinikita mo sa hamster mo. Bakit hindi mo pa, hindi mo gawa ng paraan, hindi mo lagyan ng kisame yung hamster mo, di ba? Hindi ka bumili ng ikakabit yan sa kisame nyo para hindi mainitan yung hamster, di ba? Kasi, kaya niya hindi ginagawa yun. Unethical nga eh. Unethical breeder, kaya natin yung unethical eh. Di ba? Nasa isip lang niya is kumita. Magkapera gamit yung hamster. Wala itong pakialam kung mamatay ito. O sino na lang yung mabuhay, yun na lang yung ibebenta natin. Ganun lang yung nasa isip niyan. Walang pakialam yun kung anong gene to, anong genetic to, kasi hindi niya alam yun. Ni genotype nga ng mga hamster niya na kahit nga Syrian, hindi niya alam eh. Saan ka nakakita? Saan ka nakarinig? Trico cream. Okay? Trico ah, cream. Sa word na trico, wala naman talaga totally iding trico sa Syrian. Okay? Hindi niyo pwedeng gamitin yung trico sa Syrian. Kaya nila sinabing trico dahil do tatlo yung kulay. Malito, mali. Wala pong trico. Okay? Pauso lang yan ng mga newbie nung 2018. Okay? Kasi nga tatlo yung nakikita nilang kulay. Ang tamang pag-ID po sa ganyan is tort DS o tort banded. Okay? Yung mga ganyan. Tort dominance band, ganyan. Ibig sabihin po nung tort is tortoise shell. Yan po yung mga Syrian na kung makikita nyo is tatlo yung kulay ng mga balahibo nila. Pero hindi po sila pwedeng tawagin trico. Okay? Trico siguro sa pusa. Pwede yun. Alam ko na ginagamit sa pusa yung ganung term ng pag-ID. Diba? Tricoating yun. Pero sa hamster, hindi nyo po pwedeng gawin yun. Yung ganung term ng pag-ID. Okay? Kasi nga, dahil may mga marami silang genetic mutation na tinatawag at saka mga genotype nila. Kaya wala pong trico. Okay? Kapag ka ang breeder o keeper na narinig nyo is trico ang sinasabi, huwag na kayo maniwala dyan. Bakit? Newbie lang yan. Dahil kung talagang pioneer yan, ituturo niya sa inyo yung tama na walang tricong ID sa Syrian. Kahit sa dwarf. Okay? O so, balik tayo dito. May kita nyo, natutulog na sila. Okay? Nakita nyo rin kanina ito. Bali, bean cage ng dalawang female. Bali, teritoryo na ito ng female. Once na ilagay nyo rito yung male, bubugbugin dapat nila yan, di ba? Oh, ito, papakita natin sa inyo na ang mga turo ni PHA ay talagang legit. Okay, yan. Nakita nyo, tulog na, oh. Diba? Eh, yung male, dalawang female, natutulog. Compatible na yan pagka ganyan. Yan, ililipat na natin ngayon yung male. Ayan, oh, male. Lagay na natin sa teritoryo ng dalawang female para pag-breeding natin. Ayan, oh. Ayan yung breeding. Breeding bin natin, ayan, oh. 12 liters lang yan. Diba, nagagalit nga si ano yan, si Mang Boy, si ano, si Enrichment Gay, kasi nga daw kailangan ng mga kulungan natin is 100 liters pataas, di ba? Ah, wala tayong pakialam doon kasi iba yung sinusunod doon na technique, di ba? Yung mga nasa Google, mga nasa YouTube sa ibang bansa, yun kasi sinusunod doon. Kaya hanggang ngayon, makita nyo, hindi sila marunong mag-breed.
Dahil hindi yun naman by experience yung natututunan nila by ano lang, searching. Mas iba pa rin talaga yung by experience nyo natutunan dahil alam nyo yung pwedeng mangyari. Hindi yung katulad lang sa napanood nyo lang, kasi pagka napanood nyo lang, may mga ano yan, may mga cut scene yan eh. Nga hindi nyo nakikita yung ibang scene na pinuputol dahil negative. Okay? Yun nila ipakita dahil lahat lang ipinapakita lang nila sa mga vlog nila is yung sa tingin nila is maganda. Hindi nila pinapakita yung mga negativity ng mga ginagawa nila, ng mga nagagawa sa history. Di ba, kay PHA, lahat yan papakita natin. Kahit ngayon sa kusot natin, di ba, sinasabihan nila, okay, bakit daw ganyan yung kusot natin, wala daw tayong pambili, di ba? Hindi sa walang pambili. Kahit ganyan yung kusot niya, nagmagtaka kayo, bakit si PHA kahit ganyan yung kusot, nakakapag-breed. Samantalang si Ilong, na pinagmamalaki niya, yung kusot niya, yung beddings niya is mamahalin, bakit hindi ito nakakapag-breed ng tama? Di ba? Doon na lang. Pag-isipan nyo. Diba? Kahit si PHA, kahit anong beddings na gamitin niya, nagbe-breed yung hamster niya. At ngayon, ito, yun o. Makikita nyo, may mga anak pa yung hamster ni PHA, kahit na ang heat index natin ngayon, makikita nyo, nasa 37. Ayan o, 37, diba? Malamig pa dito sa hamster ni PHA. Kasi sa iba niya, nasa 40 na yan. Nasa 41. O. Diba? Bibigyan ko kayo ng isang clue. Try nyo nga mag-visit ng hamster ni Ilong ngayon, tag-init. Tignan nyo nga kung walang namamatay yan. May namamatay yan. May namamatay yan. Makangahalos kalahati ng hamster niyan. Namatay na eh. Dahil sa init eh. Try nyo nga siya pag magpapakain lang. Init na init. Pawis na pawis. Diba? Paano pa kayong hamster? Napakasela niya pagdating sa init, 'di ba? Naka-ano pa sila sa mga kulungan. Alam niyo, ito rin eh. Bakit si PHA hindi gumagamit ng color bin? Bakit transparent bin? Sa transparent bin kasi mas madaling lumalabas yung init dito, madaling matagos. Okay? Sa mga color bin, kung mapapansin niyo, nakukulob sila diyan kahit na mayroon pa itong mga nilalagay yung mga butas-butas. Mga ano ng ano nila, mas hindi basta-basta tumatagos yung init dyan kapag color bin yung gamit nyo. Yan yung isa sa mga ano, mga hindi pa nalalaman ng iba, kasi daw mas mura to dahil dun, kaya nila ginagamit yung color bin. Mas mura nga naman, ano yung mas mura kung hindi naman maganda para sa kalusugan ng hamster nyo, diba? So ngayon nyo lang nalaman yan kasi nabulag kayo ng pag ano, ng murang bean cage, 'di ba, na may kulay, kaya yung may kulay yung mga binibili nyo. Hindi si PHA kasi sa sobrang tagal niya nun, pinag-aralan niya talaga yun eh. Itong mga transparent na ito, mabilis lumamig sa loob dahil na transparent sila, mas mabilis nakaka ano ang temperature sa loob, nakapagbawas ng init. Okay, ayan, nakikita nyo, ayan, oh, goods na yung ano natin, yung pairing natin ng one male to female, oh, 'di ba? Nasa teritoryo pa ng female 'yan, 'di ba? Dapat mag-aaway yan, magrarambulan. 'Di ba? Ganyan lang mag-pairing ng tama. Hindi na kailangan mang hassle, 'di ba? Oh, may natutunan naman kayong maganda kay PHA, 'di ba? Kahit na sinasabihan tayo ng ano, yung scammer, oh, paano naging scam yan? Kayo nga nangi-scam eh. Biruin nyo, yung mga itinuturo nyo is mali. Diba? Yun ang scam. Kasi, tinuturo nyo, sa iba mali, kaya natututunan ng mga iba, nagiging tanga na rin katulad nyo. Diba? Bago nyo turo, dapat pag-aralan nyo muna. Hindi yung basta may ma-i-vlog na lang kayo. Diba? Kaya nga si PHA nandito eh, para ituro yung tamang ano, pag-aalaga. Di ba? Nagagalit sila kasi sinasabi natin yung totoo. Masakit talagang marinig yung katotohanan. Di ba? Kaya nakakita mo nyo, nandyan sila para siraan si PHA. Kasi nga, yun lang yung kaya nilang gawin sa buhay nila. Ang manira. Hindi nila kasi kayang magpakita ng tama na ginagawa. Di ba? So, paano mga ka-PHA?
Hanggang sa muli. Abangan nyo na lang ulit yung next na turo ni PHA. Baka may mapulot ulit kayo. Diba? Sa inyo naman yun, makikita nyo yung sinasabi ni PHA kung tama ba ito o mali. Diba? Kayo na rin makakakita niyan. Kayo na rin ang makakadiscovery niya kapag tinignan nyo at talagang pinanood nyo yung mga ginagawa ng mga ibang breeder, keeper na sinasabi nila is pioneer sila. Okay? Ito, sasabihin ko sa inyo, yung mga yan, dati buyer ko lang yan eh. Na dumami lang yung hamster na nakapagpanganak. Piling pioneer na, piling breeder na. O diba? Sa chamba-chambang ano, pag-breed. Si PHA kasi hindi basa-basa nag-breed ng ganun. Na basta lalaking babae, pinagpares, tapos. Hindi. Si PHA pinag-aaralan niya ang bawat pairing, bawat ano. Kaya nga alam natin kung paano palabasin yung mga kulay na hinahanap nila eh. Diba? Tapos sasabihin nila, kinulayan. Sige nga, gawa nga kayo ng video nyo na kulayan nyo yung hamster. Tingnan nyo nga kung mabubuhay yan. Tingnan nyo nga kung paano mangyayari. Diba? Doon na lang eh. Logic na lang doon, di ba? Konting logic na lang. Common sense na lang ba? Di ba? So, paano? Maniniwala pa ba kayo sa mga sabi-sabi ng mga yan? Di ba? Pagmamalaki pa yung 12,000 subscriber. Ginawa mo lang tanga yung mga subscriber mo. 12,000 pa naman, kawawa naman sila. Ginawa mo lang tanga. Di ba? Kahit si PHA, konti lang ang subscriber niyan. Pakita mo naman yung mga video na ginagawa natin. Talagang may laman. Talagang may matututunan. Sa mga video nila, may matututunan ba kayo? Ano matututunan nyo sa pagbablog sa pet shop? Papakita yung mga ano, yung kayabangan lang yun eh. Diba? No, wala matututunan yun. Kasi nga, mismo sa pet shop, mga nagbabantay dyan, yung mga tauhan, di naman mismong ano. Yung tauhan nga dyan, tanungin nyo, may alam din ba sa pag-hamster yan? Wala, syempre, ang alam lang yan is magbenta, ibenta kung ano yung mga nasa pet shop nila. Diba? Yun eh. Hindi naman palaging nandiyan sa tauhan ng pet shop na yun, may alam. Na katulad ng isang legit breeder, katulad ni PHA, diba? Na mapagtatanungan nyo. Walang ganun. Diba? May nalalaman ka pang... Ano? Diba? Payabangan lang yun eh. Si PHA yan, no? Hindi natin kailangan magyabang. Kasi lahat ng inaayon natin is totoo. Diba? So, paano mga ka-PHA? Kaya na lang humusga kung sino nagsasabi ng tama at kung sino nagsasabi ng mali.